Kahit nung bata pa, ang saya mo na sa palengke, madami nang nakasabit na parol, mga pailaw, yung Merry Christmas and a Happy New Year sa tuktok ng blackboard sa eskwela na inilagay na. Madami na ang tao. Amoy na ang mga mansanas, ubas, pongkan, lansones. Madaming prutas sa palengke. Nilagyan mo na din ng Christmas light ang halaman sa paso. Ang saya ng Pasko. Damang-dama ang kagalakan. Hanggang ngayon naman, andun talaga ang saya ng damdamin. Hindi na yun mawawala. Tuloy-tuloy na yun. Dito sa ibang bansa, hindi tulad sa Pilipinas, hindi masyadong importante ang Pasko. Pero sa bahay, nandun pa rin ang saya at diwa ng Pasko. At dadalhin na yan hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon. Hanggat may parol, may Pasko. Mayo talk. Is that all? Or what? No, there's 1 through 8. 1 through 8? Wow, that's good. Look. Oh, that's fast. Ooh, I like this one. Yeah. This one's nice, huh? Okay, leave it like that for now. Yes, Pasko na. Ayos. The last one, we have bigger one, right? Yeah, but I like this one. Yeah, you know what? I picked this one because there's Jesus' family in the front. How come you don't go outside and see it from outside? Ayun. Okay, huh? Hingay ng tren, huh? Okay na? Christmas won't be the same without parol. Kaya dito sa ibang bansa, hindi katulad sa Pinas na masaya. So, kailangan maging masaya. Ayan, kahit mahal, nagsakripisyo na tayo para bumili ng parol. Para feel natin ang Pasko. Ngayon pa lang, maligayang Pasko.